Eh ngayon, sabi sa mga chick sa akin, ikaw dito lang. Ikaw ipon pa lang ng pera. Sabi sa akin, ikaw, swerte sa iyo itong tindahan. Lahat po nang natitikman nyo, eh recipe ko mula pa noong 1966. Kung ang story ng buhay ko pupunin nyo, eh baka mamaya lalo kayong haya. Number one po na magugustuhan nyo dito ay ang mechado. Ay syempre, talagang binabalikan nila kasi dito mo lang matitikman ang mga pagkain na katulad ng mechado na hindi mo matitikman sa ibang tindahan. Yung sarap na mechado nila, yung hindi mo makukuha sa iba, hindi nakakaumay. Natural na lasa ng kamatis, parang gano'n siguro. Hindi siya artificial flavor. Pagluluto kasi ng mechadong baka, medyo mahabang proseso, matagal bago lutuin, para pag kinain, masarap. Napakasarap po nung mechado namin. Kahit po simpleng-simple, isang bilog lang na slice ng karne ng baka, mapapawaw sila sa salsa po. Naghihiwalay mantika sa salsa. Susunod po ay ang relleno puset. Tulad na relleno puset, dito ka lang makakain ng relleno puset. Lalo ngayon, yung tortang alimasan po, ay masasarapan nyo po. Ano siya eh? Kakaiba. Pupunta na Malabon. Hindi pwedeng hindi ka dadaan dito. Talagang authentic na lutong bahay. Kaya po ang tsura ng restaurant ko, eh forma lamang ng isang bahay. Tsaka parang nanay ko yung nagluluto. Kaya ang ginawa ko naman, bukod sa Panginoong Diyos, naniwala ako doon sa mga swerte. Parang karindir yung maliit lang. Kahit saan niyo ako ipagtanong dito sa Malabon, kilala ang tindahan. Kumakain po dito, tinuturing ko na pong mga pamilya. Kaya lahat ng kinakain nila, gusto ko masarap. Masarap yung relleno po si Pula. Tsaka yun o. Ano ba ano? Signature nila yan. Siguro ano, mahal niya yung mga kumakain. Ang kalendirya po namin eh halong pagmamahal. Pag mahal mo yung mga kumakain, sasarapan mo. Ganun yun, di ba? Kaya siguro yun ang sikreto. Sa mga taong kumakain, gusto ko nasisiyahan. Ako po si Aling Medi. Ako po tubong Malabon sa Bonifacio. Ako po mayroong bansa na kulangon. Ang tindahan ko nakikilala pagka sinabing dalhin mo ako sa tindahan ni kulangon. Yun kasi nama na lang na tukso nung araw na naisaling lahi, kaya yun po ang naging bansag. Bansag po ng natatay ko yun. Wala lang, ano kasi ang tatay ko, di ba pare-pareho yung pangalan ng tao nung araw. Ngayon pag walang bansag, hindi na ako kilala. Pamilya kami na naghahanda ng paraon ng pagkain para sa inyo. Turing po namin sa mga kumakain dito ay parang mismong kumakain lang po kayo sa sarili niyong tahanan. Para po kayong kapamilya kapag nagkain kayo rito. Ang nakakasama ko po dito ay mga kapatid ko. Ako po si Tateng. Kapatid ako ni Ali Baby. Ako yung nabibili ng mga sangkap na panda namin. Ako po. Anak ko ako ni Aling Nuno. Ako yung nagluluto ng mechado. Mga hipag ko at saka mga pamangkin. Masaya kami dito sa tindahan na to dahil hindi naman kami magkakaiba. Kami magkakapatid, pinsan, tito at tita ko. Nagtutulong-tulong kami dito sa tindahan na to. Kami po hindi po nila gaano, pero itinuring po nila kami kamag-anak ko. Dito po, kapag kumain kayo, asikasong kapatid po ang iseservisyo namin sa inyo. Lahat po ng niluluto namin ay fresh lang.
yun lamang po ang sikreto niya. Sa lahat po ng niluluto namin, it's all natural. Yung mechadong baka? Nanunuot hanggang sa laman po. Tumatagal siya ng 3 to 4 hours pag nagluluto kami ng mechado. Kasi po, beef po yun, malaki. Ang mga putahe po namin, nalulugod yung mga kumakain, ay mechado. Kaldereta po, tapang kabayo. Meron man sa ibang tapang kabayo, pero the best pa rin dito. Rellenong po siya, tortang alimasag. Ang tortang alimasag po ay kaya nagustuhan nila dahil sa kakaibang luto po namin. Masibuyas, pero malinamnam na manis-namis. Ang halo niya lang po ay giniling at saka alimasag. Sa simpleng torta po namin, marami po ang nagsasabi na napakasarap po ng torta namin. Dinuguan, taksing na lechon, lechon, yung mga escabeche, pangat na isda, piritong isda, daing, tocho. At ang mga recipe na natutunan namin ay galing din sa nanay ko. Lahat pong ito ay masarap. Marami na pong artistang mga kumain dito. Mga sikat nung kumakain dito ay sila Boy Abunda, Susana Roses, at po si Angelica. Na-feature na rin po kami kay Corina Sanchez. At mga sikat na chef na kumakain mo dito. Kilala yung tindahan. Kaya po siguro ngayon dinadayo na kami. Eh, sa tagal na ho, no, biro nyo, 1966 pa. Nagkamatay na nga eh, bata pa sila, suki ko na sila eh. Nagkamatay na sila, yung anak nila, dito pa rin kumakain. Pag nasubukan nyo, babalik at babalik din kayo. Kilala tong tindahan ko, nagbabalik ulit. Dati nasa labas lang ako eh. Nagtitinda ng pansit, eh yan lang po ang pinakahanap buhay ko. Kasi hindi naman po ako nakapag-aral. Hindi. Wala po. Mahirap lang kami. Isa po akong ano lamang, squatter area din sa labas. Eh, mesa lang. Ganun ako kahirap ng araw. Oo, ako. Pero sa kahirapan ko, ang inuuna ko, yung pamilya. Ngayon, sa sobrang hirap ko, wala akong hinihingi ng tulong kung hindi ang Panginoon. Maaga akong nabiyuda. 30 lang po ako nabiyuda na ako, 1972. Eh, kasi po, Kasi lalo lagi akong umiiyak noon. Habang naglalabandera ako. Lalabandera ako. Sa Diyos lang ako lagi nangihilang. Kasi babaero ang asawa ko. Babaya sa asawa. Eh, paano po totoo yun? Basta naiisip ko lang, mabuhay ko lang ang pamilya. Ganun ba? Pag sila nawala sa pag-ibig ko, para bang pakiramdam ko, nag-iisa na lang ako sa mundo. Dahil iniwanan na ako ng asawa ko, maaga pa. Ang mga magulang ko, iniwan sa akin yung mga kapatid ko, na ako ang parang naging nanay. At ang mga anak ko naman, hindi naman masyadong mababait. Kung hindi, meron lang akong mga anak na mabait. Pero hindi naman sila ganoon lahat. Wala akong iniisip kung hindi ang kasiyahan ng pamilya ko, hindi ko sila iniiwanan kahit minsan. Nag-iisa akong ginawa ng Diyos para sa pamilya ko. Nagdasal ako sa kanya. Nang sabi ko sa kanya, Lord,
bigyan mo ako ng isang hanap buhay na bubuhayin mo lahat ang pamilya ko. Ito binigay niya sa aking hanap buhay. Wala akong nilalapitan kung hindi ang Diyos lang. Hindi ako nagsasalita sa mga tao kung may problema ako. Siyempre, pag ikaw may pamilyang tao, siyempre, kaagibat na kasama na natin yung mga problema sa buhay. Ngayon, ang sabi ko sa kanila, basta ako, iwanan nyo lang ako. Kung kayo, ayaw nyo sa akin. Siyempre, pamilya Pero nandito lang ako. Pagbabalik mo, at kaya nyo na akong tanggapin bilang isang ino. Andito lang ako. Hindi ko kayo pababayaan. Kaya ngayon, noong sila na-analyze nila sa sarili nila, na kailangan na nila ako, nagbalik sila sa akin. Kaya nakatulong sila sa paghahanap. Kaya yun lang ang inalagaan ko sa tanang buhay ko. Mula nung ako mabiyuda, wala na akong ginawa kundi buhayin ko ang pamilya ko sa pamamagitan ng nalalaman ko. Ako na lang po nagpaganda niyan. Noong naghahanap buhay na ako, pinaayos ko, pinagawa ko. Kaya unti-unti kong naipagawa itong bahay namin, napataasan ko. At saka naglagay na ako ng mga lamesa sa loob. Akala ng mga tao, bahay lang to. Kaya hindi nila gaanong pinupuntahan. Pero yung mga driver, yun ang unang sulit. Ngayon, noong ako nagtinda ng merienda, sabi sa akin ng driver, Aling Meli, maglagay ka ng ulam at saka kanin para matikman namin kung paano, ano ba niya nalalaman mong luto. Sabi ko, marunong po ako magluto. Sabi ko, dahil ang mother ko, marunong mahusay yung kusinera. Ngayon po, noong ako kinainan na nila, dumami na yung customer ko. Yung mga taong mga nakakatikim ng luto, binabalik pa nila. Pag pupunta ka rito, hindi pwedeng hindi ka dadaan. Ay saka mapadpad dito sa Malabon, talagang pupunta mo, hanapin mo yung mitsyado niyo. Tapos, may takeout din. Hindi pwedeng walang takeout. Hindi yung normal na lutong karinderya. Parang lutong bahay talaga, authentic. Binuhay ko din. Sana po ay ito. Ano, bigay sa akin ng Lord. Yung parang siya ang naging guide ko na itinuro niya sa akin. Kaya ang ginawa ko naman, pinagyamang ko naman. Dito sa bahay na to, inampun ko lahat ang pamilya ko. Hanggang sa kaapo-apuang. Noong ako magkaroon na ng pera, pinagpagawa ko na sila ng mga bahay. Para sa ganoon, na ano, matupad ko yung pangako ko kay Lord na bubuhayin kong lahat ang pamilya. Binigay ko sa kanila yung pasayanaan. Kaya siguro, ganon din ang binibigay sa akin ng Diyos. Hanggang sa tumanda ako, yun pa rin ang ginagawa niya sa akin. Tanong nila sa akin kung paano ako nabubuhay ang pamilya ko. Yun nga, sa pamamagitan ng pananampalataya ako sa Panginoon, binigyan niya ako ng pag-asa.
Noong yung pag-asa na yun, parang hindi pa sapat dahil parang hindi ko sila mapapasahan lahat. Lahat ng pamilya ko. Binulong sa akin ng Diyos na samahan ko ng pagbibig, pagtitiis at pagtatsaga. Yun. Yung pong pagbibigay sa akin ni Lord ng biyaya, hindi lang ako ang makikinabang, kung hindi ang buo kong pamilya. Kahit tanungin yun sila, yun ang totoo talaga. Basta't ako na kay Lord lang. Yun po ang legacy ng pamilya. Binuo ko sila sa pagmamahal at binuhos ko lahat ang makakaya ko. At sinasabi ko sa kanila, hindi ko kailangan ng kayamanan. Ang gusto ko, mabubuting tao lang. Kung tayo'y mabuting tao, pagpapalain tayo. Kahit sa pagkain po, nandoon ang pag-ibig po at pagmamahal ko. Nagpapasalamat ako sa mga tumatangkilik sa akin at nabubuhay nyo kami. Kumakain kayo ng masisiyang kayo. Maraming salamat po.